Ito na sir yung ano, yung look ng ating binuhusan kahapon. Yan. So, kiniyo nag-apply na kami ng tubig dito kanina umaga, ang curing namin. Tapos mamaya po, pabubuhusan ulit namin. Yan. Ito yung siguro mga alas 6 kagabi na buli na nila. So, yan po yung tsura. So, tinanggalan namin yung pamormas dun sa gilid para makasingaw po yung init ng simento. Yan. Hanggang dun sa yung sa kabila, ganun din. Yan. Ito, ma'am, sir, ito yung start ng hukay namin dito sa harap. Yan. So, nahukay na namin siya. Kaya nilagyan na rin namin siya ng rebars para sa footings. Yan o. Tapos, mula siya dito sa panganto, papunta sa kabila. 150 cm po yan. Doon sa proposed, sa sukat ng sa front natin. So, hindi tayo susobra. Tapos, ito yung yan. Yung isa ako na yan. Yung sa dewel line. Yung galing sa likod na downspout papunta dito. Hanggang dito siya sa harap. Then, mayroon din siyang nilagay namin ng sapo dyan. Yung gagawin po natin dito, magkakaroon tayo ng manhole. So, i-coconnect din natin siya. Pero, mayroon na siyang manhole dito. Sa front. Yan. Yung hukay natin to, 90 cm po yan. Tapos, mayroon tayong reverse na 12 mm. Pagkip na kasi dito yung takip ng chipping. Nangyari po dito, yung gawin nating tie beam, hanggang dito siya sa may tulang ng chipping. Tapos bubuhusan natin dahil wala naman tayong asimpata dito sa harap. Dahil po gate po ito lahat. Pero sisik, ano namin, bubuhusan din namin yung part papunta rin sa kabilang poste. Yun, sa kabilang poste, inukay na rin namin yun doon. Buo rin po ito. Dalawang poste yung lalagay natin. So, check-in na namin yung excess na, ano, ng cemento. Yan. Nada. Pulo ka po. Ayan. So, ito yung pamusta namin. Ayan, sa kabila. Yan po. Ito po yung update namin ngayon. Nandito nakasako yung aming mga ano, graba. Yan. Dahil bawal po ano, nakakalat. So nakasako lang yan. Graba to. Ito yung buhangin. Meron kami mga panambak. Pero po, yan po ibabalik na namin doon sa hukay pagkabuhos namin. So yan po, ito po yung update namin ngayong araw. Yan. Thank you po. Yan. Ito po yung ano namin, rebars ng poste, tie beam at saka puting. So yan. Ito, tie beam tayo dito. Yan. Meron na tayong puting, rebars ng puting, saka ito po yung tie beam natin. 12 mm po yan. Tapos stirrups natin. 10 mm. Sa puting, 12 mm lahat. Lilinisin pa namin yan. Iangat namin yung bakal dahil may bumaba ng mga ano, lupa. Pagdating sa kabila, yan. Yan. Yung actual. Ginawa po namin, tinanggal muna yan. Yung takip, tinanggal po muna. Yan. Dahil sagad na po siya sa plood, sa takip, hindi na siya naituwid ng gusto yung ating tie beam. Yan, nakapatong na siya pero tuloy-tuloy po siya, duro-diretso po siya, wala siyang putol. Hanggang dito sa kabila.
naman yung sa kabila. Ayan. Connected po siya. Meron tayo tie beam tsaka 3 bars para sa puting. Lahat po yan 12mm. So yan po. Magre-ready na kami ng para sa buhos. Pero bago to, lalagyan ulit ng gravel itong sa tie beam. Tapos bubuhusan ng tubig para po malinis siya. So yan po ma'am sir, mamaya po video ko rin yung sa buhos. Po ma'am sir, yan tapos na yung buhusan pati yung sa tie beam. So pagdating dito kasi sa tie beam, nilagyan namin ng pamorpas. So hanggang doon yan sa kabila sa dulo. So sinuunahan namin buhusan doon. Medyo natuyo na. Binabalik na namin yung ibang lupa. So yan. Katuyo nito, ibabalik na namin yung mga lupa dito.